Isang malawakang pasabog na naman po at malawakang kaway-kaway na naman po mga kabarangay, mga ka-sidewalk vendor, mga anak. And for today's video, mga kabarangay, ay pag-uusapan natin ang dalawang trending at dalawang celebrityng pinag-uusapang pumanaw ng biglaan. So marahil ay may idea na kayo kung sino ang dalawang celebrityng ito na mainit-init pang pinagdedebatehan at pinag-uusapan kung may katotohanan nga ba ang kanilang biglaang pagpanaw. So, unahin na natin yung mas bata. Kalat na kalat ngayon sa TikTok ang biglaang pagpanaw ng batang si Farrell Frayoga. Okay? Itong batang to, sumikat siya sa kanta niya sa TikTok. Kung hindi nagkakamali ang nanay nyo, at hindi pa anong memory gap ko, ayan, comment down below kayo, i-correct nyo ang nanay ha. Ang nanay naman ay pumapayag na i-correct. Ganun talaga ang buhay. May mga pagkakataong nagkakamali tayo, tanggapin natin yan. So ngayon nga, kumakalat sa mga video sa TikTok na may mga video na inililibing yung batang si Farrell Frayoga. Tama ba? Frayoga, oo. Tapos, maraming kumakalat na video na gano'n. Ang pinagtataka lang ng nanay nyo, umandar ang pagkamarites ng nanay nyo, bakit sa mga kumakalat na video ay iba't iba ang kulay ng kabaong at iba't iba ang grupo ng mga person na naglilibing sa batang sinasabi na si Farrell Frayoga. Ayan, nagkamali-mali lang ngayon kasi na-stress na. Kasi pinagpuyatan ko itong maigi at nag-imbestiga talaga ako. Nagmarites ang nanay nyo online para nakalamin ang katotohanan. Kung may katotohanan ba sa pagkamatay nitong batang to. Kasi nakakagulat talaga eh, di ba? Ako may anak ako, nakakagulat na nung isang araw lang ang saya-saya, ang liksi-liksi, ang sigla-sigla, tapos biglang na-tag yung bata, di ba? Hindi basta-basta matatanggap 'yun ng publiko. So, eto na nga, panoorin niyo yung mga videong kumakalat at kayo na ang magsabi kung ito ba ay may katotohanan. Pero syempre sasagutin din ng nanay nyo yan at bibigyang linaw din natin kung may katotohanan nga ba sa kumakalat na balitang patay na nga ba ang batang si Farrell Frayoga. Okay, ayan na. Ito nga yan yung kumakalat sa TikTok at sa mga social media guys. May mas matulog ito sa TikTok na patay na nga di umano si Farrell Frayoga. Kumakalat din ang mga videos na nilibing na ito at ayan nga makikita natin sa videos na itim ang kabaong at itim ang mga person na maglilibing sa kanya. And napansin ko lang, may kumakalat din na video na kulay green ang kabaong, nakatakip sa kabaong na tela. Tapos, mga nakaputi din ang mga person na maglilibing. So, alin dyan yung totoo? Sino kaya talaga ang nililibing ng mga taong ito? And ayon sa mga balibalita guys, kung titingnan nyo at i-double check nyo po, yung social media, official social media, Instagram ng bata at kanyang, basta kanyang mga social media, TikTok, basta alam ko lang sa Instagram, eh nag-update pa sila ng post. Ang bata ay na-ospital lang, nagkasakit, natural ang lamang lupa ng tao pag napapagod yan sa kanyang mga pinaggagawa sa buhay at nai-stress, nagkakasakit. Kaya yung bata na-ospital, na-ospital lang, hindi pa naman namatay, grabe naman kayo. Nakaka-pektosan ko kayo ng kaldero eh. Sa bagay dito sa Pilipinas, usong-uso yan. Kahit sa ang panig ng mundo, buhay ka pa, mapolitiko, celebrity ka, eh basta sikat ka, papatayin ka nila sa balita, sa vlog nila, para lang humakot sila ng mga views, ng mga followers, subscribers, para lang kumita. O diba, nakakalungkot naman na para lang kumita ka, eh kailangan mong may ibalitang namatay. Ikaw kaya mamatay, di ba? Sana sa mga vlogger, sa mga YouTuber, ibahin natin yung atake. May ibang paraan pa para dumami yung views mo, yung subscribers mo. Kasi pag nalaman din nila na fake news yung mga pinagpo-post mo, yung mga vlog mo, mag-a-unscribe yung mga yan pag nagalit yan. Gusto mo ba yon? Gusto mo yun? At eto na nga ang pangalawang pinag-uusapan.
marami talagang nalungkot sa kanyang bigla ang pagpanaw. Isa na rin ako doon kasi batang 90s ako. Actually, 1984 ako pinanganak. Pero, 90s, batang 90s kasi. Kaya sinasabi nila batang 90s. 90s kasi ito sumikat. Walang iba kundi si Aaron Carter. Itanong nyo sa mga nanay nyo, sa mga tita nyo, na hanggang ngayon ay single pa kagaya ko. Ay, ako naman single pa. Diba? Ay, isa si Aaron Carter sa mga pinagpapantasyahan ng mga kadalagahan ng kapanahunan namin. Pangarap kong maging boyfriend yan eh. Crush na crush ko kaya yan. Sabi ko nga kay Lord, Lord, kung bibigyan mo ako ng boyfriend yung ganyan kagwapo, di ba? Kung hihingi ka lang din naman kay Lord, eh di ba lubos-lubosin mo na. Naniniwala din ako guys na hindi naman sa, ah sige na nga, pag maging totoo na nga guys, ako magtutuloy na to. Feeling ko ha, hindi dahil sa maka-Aaron Carter ako at laking Aaron Carter ako. Feeling ko mas sumikat si Aaron Carter. Kumpara kay Justin Bieber at marami din ang nagulat at nagulantang dahil kagaya ko, hindi rin ako aware na si Aaron Carter pala ay may kakambal na babae. At ayon sa mga balibalita ay hindi sila magkasundo nito. And nakakalungkot lang guys ang biglaang pagpanaw ni Aaron Carter kasi ako naniniwala ako na sa murang edad ang dami at ang laki ng naiambag niya sa magulang niya, sa pamilya niya, sa mga kapatid niya. Pero nung time na habang tumatanda siya, nung time na siya naman ang yung nangailangan, walang isa na naging available para intindihin siya, para damayan siya, para pakinggan siya. Yun ang nakakalungkot na cycle ng buhay ni Aaron. Sa mga tagahanga ni Aaron Carter na naging saksi ng kanyang paglaki at karera sa showbiz, sila rin ang witness kung gaano ka-close ng magkapatid na Nick Carter at Aaron Carter. Kaya naman, ang concert ng banda ni Nick Carter ay inihandog ang concert na ito kay Aaron Carter. Nakakalungkot nga lang na ang magkapatid ay nagkalayo ng loob nang sila ay lumaki na. Alam ng lahat kung gaano kamahal ni Aaron Carter ang kanyang nakakatandang kapatid na si Nick Carter. Ito ang kanyang iniidolo sa kanyang pagkanta. Ngunit sa kanilang paglaki, nakakalungkot na masaksihan na tila ba inilayo sila ng panahon sa isa't isa. Tapos, dalawa pa sa kapatid niya, yung isang kambal niya at si Nick Carter, ay nag-request ng court order na hindi siya pwedeng lumapit sa kanyang mga kapatid. Na, traumatic yun ha. Imaginin mo, wala ka ng ibang lalapitan. Kumbaga, magkagulo-gulo man ang mundo, kung ano mang mangyari sa mundo, ang pinaka huling tao na asahan mong matatakbuhan mo, pamilya mo, kapatid mo, tapos ganun senaryo pa na mismong kapatid mo ang nag-request ng court order na bawal kang lumapit sa kanila. Diba? And maraming mga taong mas ang nanghusga, maraming masasakit na salita ang natanggap ni Aaron Carter sa buong mundo. Pero nakakalungkot na itong mga taong to ay naniniwala akong isa sa mga pinakilig niya. Kahit ako, isa ako sa mga pinakilig ni Aaron Carter dahil nung kapanahunang yun, lahat ng dingding ng kwarto ko, Aaron Carter. Pati yung kisame ng kwarto ko, Aaron Carter. Yung matutulog na lang ako, kakanta pa ang nanay niyo ng I'm all about you. Diba? And sa totoo lang, nung nalaman ko, nung nakita ko nakita ko online, yung balitang namatay na nga si Aaron Carter, parang may parte ng puso ko, ng childhood ko, ang nawala. Aminin natin na pag merong mga celebrity na namatay, kahit hindi natin sila nakausap o nakita ng personal, may part ng puso natin na nagluluksa. Diba? Na lalo pa pag hinahangaan mo para kang namatayan ng kapamilya, 'di ba? Kapamilya, kapuso mo, 'di ba? Ang sakit at ang bigat sa dibdib. Ang masakit lang nakatotohanan ng cycle ng buhay ng tao eh yung matapos kang magpasaya ng bilyong-bilyong tao, eh wala
kahit ni isa ang kayang magbigay sa'yo o maglaan sa'yo ng kukunting oras para pakinggan ka, damayan ka at pasayahin ka. At ngayon, kung kailan patay na si Aaron Carter, mababasa mo sa social media ng kanyang mga kapatid, ng kambal niya, ng pamilya niya, kung gaano siya kahalaga, kung gaano nito kamahal si Aaron Carter. Nakakalungkot lang, no? Ano kaya ang pakiramdam ni Aaron Carter na dapat noon niya yung naramdaman nung buhay pa siya, noon pa sinabi at noon pa pinaramdam? Minsan hindi mo rin maiisip, eh. Ako talaga naisip ko, ha, na ano kaya? Ano na lang yun? Pakitang tao na lang yung mga post nila, diba? Nakakasama lang ng loob na kung kailan wala na yung tao, tsaka sila maglalabas ng pagmamahal, ng pagpapahalaga dun sa taong nawala. Iniisip ko nga kung alam ni Aaron Carter yung mga post, yung pagpapahalaga, pagmamahal sa kanya ng mga naiwan niya. Malamang sinabi niya kay Lord na, Lord, mahal pala ako ng mga to. Mahalaga pala ako sa kanila. Balik muna ako sa mundo. Diba? Maraming taon at panahon ang sinayang ng dahilan sa hindi pagkakaunawaan at sama ng loob ng magkapatid. So, I hope na nabigyang linaw na ang mga katanungan at mga kuro-kuro, mga gumugulo sa isipan nyo na hindi pa patay si Farrell Fioga. Okay, ayan, medyo nakahinga-hinga na tayong mga netizens, mga person, ha? Hindi pa patay yung bata, nagkasakit lang na ospital, ganun talaga ang buhay, ang mga lamang lupa, ang mga katawang lupa natin, minsan kailangan magpahinga, okay? May mga times na gusto pa, ang dami-daming gustong gawin ang isip mo, pero hindi na kaya ng katawan natin, isa-isa lang ang buhay, kaya step by step lang. One step at a time. Ako din marami akong gustong gawin. Pero kinakalma ko lang ang sarili ko. At napaka-bless ko sa mga anak na binigay sa akin ng Diyos. Dahil ang babait na mga anak ko and very understanding. And, hyper kasi akong nanay. Ayan, baliktad yung nanay ang hyper. And about naman kay Aaron Carter, yun ang totoo. Yun ang totoong fact talaga yun na namatay si Aaron, and yun ang malungkot na realidad ng buhay kung kailan wala ka na, and tsaka nila ilalabas sa kanila, siguro totoo naman siguro naramdaman kahit pa paano, kapatid, pamilya pa rin naman nila yun, eh. Kaya lang nakakalungkot na it's too late, diba, para maramdaman nila yun, wala na yung taong pahahalagahan nila at mamahalin nila. Kaya kayo mga kabarangay, mga sidewalk, mga anak, manatili lang tayong mabuting tao kahit yung mga taong nakapaligid sa atin na hindi mabuti. Ayan. At sa mga kamarites natin dyan, ay preno-preno natin ang ating mga bibig at ang pagkakalat ng chismis, ha? Lalo pat buhay ang nakasalalay. Kasi ano kayong feeling nung nanay ng bata na pinagkalat nyo na patay na yung anak niya, diba? Pektosan ko kayo ng kaldero, eh, diba? Pagiging marites ay skill yan. Gamitin natin sa mabuti. Di ba pwede natin gamitin yan sa mabuting paraan? Okay? Talent yan! Talent ay pinagkaloob sa iyo ng Diyos. Hindi para manira ng tao. Hindi para mangwasak ng buhay ng may buhay. Gamitin mo ang skill ng pagiging marites sa mabuting paraan at paglalahad ng katotohan. At kung wala naman tayong magandang sasabihin sa ating kapwa at sa buhay ng ating kapwa, kasi hindi naman natin alam ang pinagdadaanan ng bawat isa, di ba? Para magsalita ka na parang akala mo bantay sarado mo 24 oras yung buong pagkatao ng tao bago ka magsalita. Tingin-tingin din sa salamin. Ha, hindi perfecto ang mundong to, hindi tayo perfecto. Okay? Okay, klaro na ba yon, mga anak? So, guys, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel at nagustuhan mo naman ang pinag-uusapan natin at nabigyan naman ng kasagutan ang mga katanungan sa iyong isipan, ay mag-subscribe ka na sa ating YouTube channel dahil mamimigay ang nanay nyo ng 5 grocery pack sa ating mapalad na subscribers. So, i-hit ang notification bell para updated ka. Baka ikaw na ang susunod na mabibigyan natin ng free grocery. God bless everyone and manatiling mabait na anak.